na ng paglakad. Mainit na. Kaya... kaya salubungin naman namin si Chance doon sa may gate. Dahil papasok yun ng 7 eh. 6:30 na. So magkikita na kami sa gate. Salubungin namin. Tara! Simula na naman ang bagong lakad. Lalakad na lang po kami. Galing si Tukmol. Sino? Si Tukmol. O yun. Ayan po siya. Ikot po kami sa labas. Doon naman po kami sa kalsada. Parang iba naman po. Diretso po kami sa gate. Narado po namin tayong si Chance. Para po makapagpaalam siya kay daddy niya. Tingnan mo nung kung anong oras? Ha? Tingnan mo kung anong oras tayo malis? 6:30. Okay. 6:33. Ay, dapat pala nanguha ko ng sako. Ha? Nanguha ko ng sako. Para? Mga ngalakal. Unaan ko ng basurero, mga basurero. Sa mga kalakal. Mga ngalakal ako. Sayang kasi... nanghihinayang ako. May tutubi oh. May tutubi. May tutubi. Ano, wala na siya. Tutubi. Umbaga sa Ilocano. Shushu, tuwatu, teltilunti, ubot mo. Ganon. Sa Ilocano. Tutubi. Mahilig ka ng huli niya ng mga bata kami. Pag kami maghuhuli, kanyahan kami bugaw. Sasabi, shoo, shoo, tuwa tu. Sabi, shoo, shoo, tuwa tu. Tiltiliwanti, ubot mo. Shoo, shoo, tuwa tu. Ganun ba? Eh, syempre, yun ang huhuli, maaasar naman. At nakalipad, hindi mahuli. So, dito po kami sa way na maraming sasakyan para po salubungin Squid Chance ang aking alaga, alagang alaga, kalingap alaga. Seryoso ang mukha. Relax. Mahaba kasi yung lalakarin. Oo. Relax yan. Kaya yan. Anong gusto mo?
Kunting lakad lang, tapos back to normal ulit. Manunod ng TV. Hindi, nahabol ko yung makasalubo natin dyan. Kusus. Ganito po ang pag-asset niya. Ayan na, makikita na tayo ni Chance. Ha? Makikita na tayo. Ayan. Tignan mo kasi daan, hindi yung kung tinitignan mo. May tinitignan. May tinitingnan po siya, mga kaibigan. Grabe siya. Hindi niya po tinitingnan yung daan. Nilalakan niya, may nakatingin po siya doon. Huwag na, nahuli na eh. Huli, pero di kulong. Sasakyan, dami yung aso, oh. Ang aso, hindi alam kung tatawid o hindi, oo. Oh, dali, oh. Yung aso, oh. Oh, pinauuwi pala yung aso. Kaya pala. Daming tao na. Tanghali na kasi. Kaya nagmamadali mga tao. Pumasok. PE uniform ngayon si Chance. PE uniform. PE yun. Nanay, good morning po. Kaya niya na po. Okay na po siya maglakad. Oh, baba na tayo. Talagang hindi ka makakano. Baba na. Ayan. Yun? Oo, oh, kaya na kaya. Baka maano ka dyan sa anong yan, no? Hindi, hindi yan. Ano? Ninong, nag-aalangan. Hindi pa kasi bumaba. Oh, sige. Sa gate.
Lapit na kami sa gate. Kuya Chance, wala pa rin. Kumakain ka na mo? Kumakain. Eto. Mali. Ay, ano ba? Ituro ko eh. Ah. Tingnan mo lang. Paano matutumpi eh? Ayun o, yung itim na yung mga yan. Kinakain yan nung eh. Ito, yan. Ano ba yan? Yung, ano? Blueberry. Ha? Blueberry. Ano? Berry ba? Pe? Yung maliliit na... Ano sa Tagalog? Strawberry. Maliliit na strawberry. Ano sa Tagalog? Hindi ko alam sa Tagalog. So, agong daw, sabi ni Kuya. Yung sinervisan natin ng ano, ng puntang hospital. Nagpunta tayo ng hospital sa Sanma. Lalamak. Yung sinervis natin, nagpunta tayo sa San Marcelino na tinanggal po yung takit mo. Ayan. Ano, akit ka? Akit. Wait lang, wait. Mahaba ngayon. Mahaba. Oo nga. Parang dalawang ikot. Ayun ang tatag ko. Dito, ikot ka pa dito. Wala pa rin yung shape. No. Let me... Wait lang, paano yung nangyari sa pati? Dito na lang tayo, hindi na tayo doon kay Gales Kill. Para medyo hindi mahaba, mabigla. Thank you.
Tama, abangan natin si Chance yan. Diyan. Kain niya ka muna. Mmm! Dandan! Doon, banda doon. Sa unahan. Dandan! Maanong ano? Pagkakas natin. Tingnan ka muna itong pawis mo. So pala dito, ang daming mga estudyante. So yun, nandito kami ngayon sa malapit sa gate. Nakaikot na kami ng isang block. Tapos dito sa gate, medyo mas malayo ng konti itong nilakad namin. Maganda pala dito sa umaga dahil marami kang makikita ng tao dumadaan. Katulad niyan, daming sasakyan, mga estudyante yung pumapasok, mga papasok sa trabaho. Dito na rin namin naabangan si Chance. Si Dada naman dito yun eh, pagpasok. Daming estudyante yung pumapasok, mga taong pumapasok sa trabaho. Busy itong ano, lugar na to, daan na to sa umaga. Kaya yun, oh. Labas kaya tayo hanggang gate. Labas mamaya po. Atin natin siya. Gahantay na may maaawa sa amin. Dapat daro tayo lata eh. Pwede tayo pa uwi. Masakit na yung pango. Tingnan mo dito. Hintayin natin si Ate Sheila. Kinuha yung bisikleta. Kasi masakit na yung pango. Hindi ko na kayang lumakad. Baka isakay na rin niya si Chance palabas. Tagal nila eh. Ang tagal naman ng mga yun. Alas 7 na. Papasok pa yun si Chancellor. Wala pa sila. Yun ang maklo.
parang masarap mag breakfast din sa McDo ah. Kaya lang wala naman pang wala naman pang breakfast. Anong nangyari sa mga yun? Bakit wala pa? Antay-antay lang. Nandiyan si Chance. Andi na sila. Naglalakad lang si Chance. Hindi sumakay sa bike. Ayun sila. Ayun na si Ate Sheila. Ayun. Bakit? Bakit? Anak ng Siopaw. Ang tagal-tagal ninyo, naiwan pa niya. Bukas ba yung bahay? Yan si Ate Sheila. Andito na kami sa may malapit sa gate. Nadala niya itong bike. Hintayin lang namin si Chance bumalik sa bahay. Iniwan na iwan daw niya yung wallet niya. Asa na? Wala pa? Yan na, sa gate na kami. Kuhanan lang namin ang video si Jenna. Ayun siya, yun na. Ayun na. Nakapi siya, no? Ano suot niya, sapatos? Rubber shoes. Kulay itim? Yes. Sabi ko yung isang isuot niya eh. Yung kulay gray. Sa kanya yun eh. Bago yun. Hindi niya pa susuot. Hindi niya pa nasusuot. Ayan na. Ayan na si Chance. Ah, tukod. Pasok ko. Kasama siya. Pauwi mo na. Kasama pa sa iyan. Tukod mo, luwi ka na. Ano naiwan mo? Ha? Naiwan mo yung wallet mo. Pati power bank. Power bank nandito. Cellphone mo? Nandito. Sige na, hatid ka namin hanggang sa kayan. Kala mo grade 1 yung hinahatid eh. College na po yan si Chance. Ay. Parang elementary lang hihahatid. Hihahatid pa sa kayan eh. Morning po. Ito naman yung ginagawang ano, savers. Sino? Si Chance na ito. Ayun, Chance. Naglalakad na. Papunta sa sakayan. Kasi dito ang sakayan. Yan. Marami yung mga nagantay ng mga estudyante. Ayun siya. Ano sasakay mo na? Jeep? Jeep? Di ba mahirap sumakay dyan? Hindi naman. Dami siya dyan. Dami nag-aantay oh. Dito kami sa sakay ng jeep. Bakit hindi yung Under Armour ang ginamit mo?
PE po niya yung araw na to, kaya ganyan ang uniform niyang suot, pang PE. May PE silang ngayon eh. Kaya ayan, naka rubber shoes. Naka jogging pants at t-shirt. Bumaba na siya. Sino? Siya. 58.5. Ang tibang niya? Ilan? 58.5. Aba, galing nga. Pumayat na nga talaga. Ay, diet eh. 70 yan pa. Hindi na kumakain sa gabi eh. Tapos ang height niya is 161. Oo. Nagano mo na. Ito po ay construction ng ginagawang Savers Supermarket. Ayan po. Dumadami na mga naghihintay na sasakyan. Wala pang jeep. Wala pa siyans? Wala pa? Papa, alam mo lang yung sana. Grabe, ang hirap naman pala sa mga dito. Puro puno na sasakyan. Anong oras pa papasok itong mga batang to? Oo nga. Ayan, puno din. Puno din yung jeep. Ayan, may parating bakante. May jeep. Mapupulon dito yan. Maliba na lang kung hihinto. Ay, wala pa. Sayang. Masada ka na pala. Kailan pa po? So, yun. Naawa ko kay Chancellor dahil kanina pa dito naghihintay, hindi makasakay ng jeep. Mal-late na sa school. So ang ginawa ko is nag-decide ako na payagan ko na lang siyang dalhin niya yung kotse. Kawawa naman, kanina pa nag-aantay, hindi makasakay dahil ang dami ng pasahero. Tapos ang mga dumadaan na jeep, puro puno. Eh baka malate sa school eh, kaya sabi ko dalhin mo na lang yung sasakyan para hindi ka na malate. Kaya yun, sana lang hindi mag-breakdown. Sa bagay okay naman yun dahil kahapon ginamit namin yun eh. Kaya nga, oo, kawawa yung mga agawa no. Finally, kung kailan naman pumasok ng si Chance para kunin yung kotse, saka naman dumating itong minibus. Kaya yung mga nag-aantay na sasakyan, nakasakay sila lahat. Ayan, sunod-sunod na oh. Talaga naman. Pasaway. Adiwali. Okay lang yan. Pinama naman na siksikan. Siksikan na oh. Pero naubos din naman. Siksikan. Ayan na. Dahan-dahan magmaneho ha. At i-parking sa mga ayos sa parkingan. Huwag mo na ilayo yan. Kukunti ang gas niyan. Ingat. Sige na. Baba, ingat ka ya. Oo. Na, pumasok walis na ang kotse. Ngayon naman ay papasok na ulit kami sa loob.
Doon naman kami kila Kajiron ulit dahil bibili kami isda para sa tanghali. Mahaba tong vlog natin ngayon ah. Pasok na kami sa loob. So yun, nakita ko lang din kung paano ang sistema ng estudyante. Kailangan talaga siyang maaga, hindi po pwedeng ganun na ang allowance niya ng pasok isang oras lang. Ang hirap pala ng sakayan talaga. Kailangan ng 30 minutes siyang pag-drive tapos maghihintay pa ng sasakyan. Kaya nga eh. Unahan pa lang ng pagsakay, talagang agawan. So yung lakad kanina, nakauwi sa bisikleta. Masada na pala ngayon yung JR. Pwede pala siya dyan. Hindi pwede na pala siya. Kapunta. Kaya pahirapan pa yung sarili mo eh. Oo, kaya mo. Oo. Sabi siya hindi mo kaya eh. Mabigat ako eh. Ayaw mo. Oh, talagang pinilit. Kailan ko kay Kajiron tayo? Oo nga, ay ano nga nakita dito. Ay mo mag-vlog guys sa Lipol? Ah. Ano? Ema? Sige. Oh. Ito po, dinala ko po siya dito sa bayanihan. Para maano niyo naman po. Pag dumadaan po kasi kami dito, lagi nga sinasabi may swimming pool daw dito. Kasi, ayun po yung tri bike na sinakyan po na. Ako siyem po. Sige, pagkatin po namin kay Chance, dinerecho ko po siya rito. Para yan, relax na relax. May swimming pool kasi dito. Nagtaka siya, ba't ko ito po siya dinalo dito. Yan. Sabi ko, para mag-vlog. Yan. Kasi lagi kami dumadaan dito. Binablog niya man. Hanggang sabing angin lang, pero hindi siya nakakapunta rin. At ako. Kita mo nagbablog din yun. Actually, nung kasal po ni Sheila, dito ginanap yung reception. Dito, inarakilan namin po. Inarakilan namin para yung reception dito ganapin. Kasi maulan, last year. Walang meron. Yun. So dito kami ngayon sa bayanihan sa may swimming pool. Yan po ang swimming pool ng bayanihan. Pwedeng maligo dito. Basta bayad ka sa homeowner's fee. Ayan, may naglilinis. Tinilinis yung swimming pool. At ano pa ba? Yun. No, at dito ginanap yung reception ng kasal ni Sheila, ni Ate Sheila last year. Medyo okay naman, maluwag, tsaka may bubungan, kahit umulan, okay lang. Doon kasi sa kanila, walang bubungan.
Kaya kung umulan eh, mababasa ang mga bisita. Dito hindi naman. Kaya yun. Masyado mahaba yung vlog namin ngayon na araw na to. Ang hali na. Galing kami sa gate dahil galing kami ng gate dahil nadidami si Chad sa sakayan. Kaya lang dahil masyado maaga yung pasok niya ngayon, alas 7 eh. Ang dami na palang estudyante pag ganitong oras. Nahirapan siya sumakay. Tanghali na, malilate siya sa school. Ang ginawa ko, ipinayagan ko siyang gamitin niya yung sasakyan. Basta iingatan lang niya at huwag niyang ilalayo dahil wala kukunti ang gas nun. Kaya siguro sa susunod na araw, i-adjust namin yung oras ng pasok niya. Hindi po pwedeng ganun dahil tanghali na, hindi pa siya nakakasakay ng jeep. May dumadaan man na jeep, puro puno din. May bakante man, isa o dalawa, nagagawa na yung mga pasahero. Nakakawawa din yung mga estudyante. Dapat talaga meron ka sarili service. So siguro pagka Friday, payagan ko siyang gamitin yung kotse. Dahil maaga ang pasok niya pag Friday. Pero pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, alas 8 naman ng hatahan ng tanghali ang pasok niya. Kaya medyo maluwag na siguro ang ano doon, ang pasahero, ang mga jeep. Hindi na siya masyado mahirapan sa makay. Pag Friday lang talaga. Dahil alas 7 ang pasok niya. Yun, malapit na kami kay Kajeron. Si Kajeron po ay isang kapatid namin sa iglesia. At siya ang ano rito. Meron siyang tindahan ng mga kung ano-ano, ng isda, karne, gulay, meron siya. Kaya kahit malayo, mura kasi sa kanya, kaya dito namin siya pinupuntahan. Meron din naman bilihan dyan sa gitna, sa shop house. Kaya lang medyo mas mataas ng konti yung presyo nila eh. Dito kasi kay Kajero na, bukod sa mura na, medyo sariwa pa yung mga paninda niya. Kaya mas gusto namin mamili dito. So yun, dito lang kami kay Kajeron. At si Ate Sheila medyo pagod na. Naglakad tapos nagbike. Yan po ang tindahan ni Kajeron. Meron? Ano? Linis-linis naman. Habang nagagala kami, nag-vlog. Kanina lang galing ka sa labas, ngayon nagtatanim ka na. Ito pa nga ako nag-aamusan, kukuto na ako. Kasi dumaan yung basura. Tapos ito na sa dumaan sa puno na ng tubig. Kaya nililipat ko siya. Eh, hindi ka dumaan sa bahay sa kabilat eh? Nakagad ako, pag gano'n ginagano. Saan ka na ako nagtatanim? Pag yung basura, doon kaya bukas para labas yung basura. Ang dami pa din basura doon, yung mga abubot ba na yung kunyari. Laki ng bahay mo dito ah. Yung kunyari ba yung, ito hindi ko na kailangan, lalo yung mga anak ko. Oh. At yung anin niya, at pinagtatakong pa talaga. Ewan ko pa ako kung ano yung anin niya dito. Parehas kayo ni Christina, may ligwagtapan ng mga ano, mga gamit. Naman. Yung lang mga damit niya, yung mga damit niya, tinampak ko, sabi ko babalikan ko. Ayusin ko. Sige. Ang ganda ng halaman mo ah. Dadalhin ko nga ito doon. Eh, sakay mo ba? Ay, sakay mo daw. Ay, ang bigat. Digi, okay lang po. Dito. Baka bumaligtad si Kuya. Hindi po. Hindi, hindi. Mas mabigat ako dyan. Baka bumaligtad siya na. Hindi po. Teka, ano pa pangalan niya? Teka, isipin ko. Sino? Mas mabigat ako dyan. Ikaw. Dahil ko nakakalimutan. Ay, nako. Ayun pala basura niya. Oo nga. Kaya nga nag-aisa. Yan. Basta ilagay mo lang doon. Sa labas ng